Buong istorya ng ating mundo sa loob ng 12 minuto. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Unang bira, isa lang ang masasabi ko. Napakaganda ng ating mundo at kung iisipin ay talaga namang napaka-perfecto nito. Pero magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na sa kabila ng napakaganda nating mundo ay dati muna itong wala. Kaya naman sa video na ito ay panibagong mind-blowing content na naman tayo. Dito, tatalakayin natin ang pinagmula ng ating mundo. Mula sa alikabok hanggang sa tinatawag na nating Earth sa ngayon. At take note, lahat ng mga malalaman mo dito ay base lamang sa ilang mga mungkahi ng mga lalubhasa at mga sayantipiko. Kaya naman mag-subscribe ka na para updated ka sa mga ganitong klaseng kwentuhan. At simulan na natin. Bago tayo magsimula, umalik muna tayo sa nakaraan. Noong 4 billion 600 million years ago ay ang ating mundo ay hindi pa nag-e-exist. Ang tanging meron lamang tayo noon ay isang bagong form ng protosan. At sa paligid ng protosan na ito ay merong mga ring na binubuo naman ng mga alikabok at gas. Napakaganda nito kung titingnan. At fast forward around 4 billion 540 million years ago ay nabuo na ang ating mundo. At kung iniisip mo na magandang mundo na agad ay nagkakamali ka. Dahil ito ang itsura ng Earth ng pasimula pa lang. Matuturing itong impyerno. Oo, sa halip ng mga isla at mga landscape ang makikita mo, ay ang makikita mo dito ay mga dagat-dagatang mga apoy mula sa mga natutunaw na bato. Iba't ibang mga radio elements din ang napalibot noon sa ating Earth. At ang nakakagulat pa ay umabot ng halos 4,700 degrees Celsius ang temperatura dito. Grabe no? At sa halip na hangin ay carbon dioxide, nitrogen, sulfur at water vapor ang malalanghap mo dito. Sa makatuwid, walang kahit anumang nilalang ang kayang mabuhay dito. Karagdagan pa ay palagi din itong binabagsakan ng mga bulalakaw. Nakakapagtaka pa lang isipin na ang itsura pala noon ng ating mundo ng pasimula pa lang ay ganito. Parang katapusan na ng mundo. At ang lumipas pa ang milyong-milyong pang mga taon dahil sa pagbangga noon ng planetang Theia sa ating Earth, ay dito na dahang-dahang nabuo ang ating buwan. Konting fast forward ulit tayo. Sa pagitan ng 4 billion 100 million years ago o 3 billion 800 million years ago ay may mga tumamang napakalalaking mga asteroids sa ating Earth. Sinasabi rin ng ilang mga sayantipiko na meron nga daw talagang karagatan sa Earth noon pa man. Pero dagat-dagatang apoy nga ito. Nakakapagtaka nga naman ang ganitong sinabi nila pero sino ba naman ako para makipagtalo sa mga sayantipiko? Mabalik tayo. Ang tanong, saan ba talaga galing ang tubig sa ating Earth? Ayon sa mga teorya ng mga scientists ay nagmula daw ito sa asteroids. Oo, meron daw daladala na maliit na amount ng moist ng tubig ang mga asteroids at saka bumagsak ito sa Earth. At sa paglipas daw ng bilyong-bilyong pang mga taon ay napuno daw ang Earth ng napakaraming tubig na mula sa mga asteroids. Kaya daw tayo nagkaroon ng karagatan. Well, kung ganun nga, ay salamat sa mga asteroids na nag-igiba ng napakaraming tubig mula sa space para sa atin. At pagkatapos daw di umano ng malalakas na pagbagsak ng asteroids sa ating mundo, ay around 3 billion 800 million years ago ay dahan-dahan nang nababa ang mainit na temperatura ng Earth. At bagamat nababa na ang temperatura, ay wala pang kahit ano pamang creatures ang nabubuhay noon sa Earth. Bakit kamo? Dahil wala pang oxygen noon sa atmosphere natin. At wala pa din tayong ozone layer para harangan ang mga ultraviolet radiation. Ganun pa man, magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na merong mga fossils ang nakita sa ating Earth at ang edad nito ay halos 3 billion 500 million years old na. At malamang tinatanong mo rin sa iyong sarili, paano kaya nasabi ng mga eksperto na 4.5 billion years na ang edad ng ating mundo? Simple lang ang sagot. Sila'y bumase sa pinakamatandang pato na kanilang nakita sa ating Earth. Halimbawa, ito ang bedrock in Canada at ang edad nito ay 4.2 billion years old.
Ngayon, mabalik tayo. Around 3 billion 200 million years ago to 2 billion 800 million years ago, ang ibabaw ng ating mundo ay binubuo lamang halos ng mga tubig. At ang temperatura dito nung mga panahong yun ay umaabot ng 55 to 88 degrees Celsius. Ganun pa man, sa ganitong init ay meron ng mga microorganism na nabubuo at nabubuhay dito. Sa kabilang banda, ang tanging mga lupain lamang dito ay mga bulkan sa mga isla na habang lumilipas ang panahon ay patuloy na lumalaki ng lumalaki. Isipin mo kung gaano kainit ang mundo noon. Ngayon ilang taon pa ang lumipas, around 2 billion 500 million years ago, ang unang supercontinent na tinatawag na Kenarland ay nabuo. Ngayon mag-fast forward tayo ng kaunti. 1 billion 500 million years ago, ang oras ng ating mundo ay naging 16 hours na kada araw. Pero ang lithospheric plates natin noon ay patuloy pa rin gumagalaw. At dahil sa paggalaw ng mga plates na ito, ay matapos ang halos 400 million years ay muling nakabuo ito ng panibagong supercontinent na tinatawag namang Rodinia. At matapos pa ang ilang milyong mga taon, ay nag-form naman ang kontinente na tinatawag na Pangaea. Ganun pa man, matapos nito, 650 million years ago, ayon naman sa mga bantog na teorya, ang ating mundo noon ay isang snowball. Oo, ito yung parang binilog na niyebe. Ang teoryang ito ay tinatawag na snowball earth. Ayon pa sa kanila, ang mundo noon di umano ay napapaligiran ng mga yelo. Pero bagamat yelo ang nakapaligid dito ay hindi pa rin ito sapat para palamigin ng buong mundo. Bakit kamo? Dahil walang kahit ano pamang yelo ang kayang pumatay sa pagsabog ng mga bulkan. At ganun pa man, dahil nga sa mga pagsabog ng mga bulkan na ito, ay ito naging dahilan kaya uminit ang atmosphere at tinunaw nito ang mga yelo. At ang resulta ng pagkatunaw ay nagpakawala ito ng napakaraming amount ng oxygen at ito na ang pasimula ng pagbabago ng mundo. About 541 million years ago ay naganap ang pagsabog ng Cambrian. At dahil dito uminit ng halos 30 degrees Celsius ang temperatura. At ngayon sa pagkakataon na ito, ito ang naging pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming living organism. Oo, ayon pa sa ilang mga research, maraming mga nabuhay na species ng mga panahong ito. Sa kabilang banda, 450 million years ago na tayo. At dito, ng panahong ito, dito na tumubo ang mga halaman at nabuhay ang napakaraming mga creatures. At 419 million years ago naman ay dito na nagsisulputan ng mga insekto. At about 300 million years ago naman ay ang halos lahat ng parte ng ating mundo ay napaligiran na ng mga lantian. At ayon kay Professor Rich, isang scientifico, ay totoo itong nangyari. At dagdag pa niya, ang mga lantian noon ay di kagaya ng mga lantian ngayon. Dahil noon, ang mga tumutubo dito ay mga halamang may taas na halos 30 meters hanggang 120 feet. At dinadapuan naman ito ng mga higanteng mga paru-paro. Pero bakit at paano ito nangyari? Ang sagot, dahil sa mataas na oxygen concentration. Ngayon 252 million years ago, naganap ang Permian-Triassic extinction. Ito yung pagkalipol ng halos 96% ng mga hayop na nakatira sa tubig at 73% naman ng mga terrestrial vertebrae kagaya ng mga palaka. Ang dahilan ng malawakang pagkalipol na ito ay ang pagsabog ng mga bulkan. Napuno ang kalangitan ng mga abo at carbon dioxide. At ang resulta, hindi na nasinaga ng araw ang ating mundo. Sabayan pa ito ng mga lava na dumaloy sa iba't ibang parte ng mundo. At ngayon matapos silang malipol ay dito na nga nagsilabasan ng mga dinosaur. Oo, tama ka nang iniisip, sila ang pumalit. Sa kabilang banda, ng mga panahon na rin na ito ay dito na nga rin na-divide ang ilang mga kontinente. 175 million years ago, ang kontinente ng Pangaea ay nasira na. At dito na nga lumitaw ang Atlantic at ilang mga parte pa ng karagatan. At ito na ang mapa o mundong nakikita natin ngayon. Noong mga panahon na rin na ito, dito na nga rin tumubo ang unang pine tree, mga tipaklong at mga bubuyog. At 50 million years ago naman, dahil wala na nga ang mga dinosaur, ay dito na nga nagkaroon ng mga mammals. Sila'y nag-evolve ng husto at nagsikalat sila sa iba't ibang parte ng mundo at nagparami ng nagparami. Samantala, dito na nga rin na stable ang 24 degrees Celsius ang temperatura ng mundo. At mag-fast forward pa nga tayo, about 8 to 4 million years ago ayon sa mga dalubhasa,
ay nag-evolve na ang mga apes at nakakatawang isipin ng mga tao ang sinasabing nag-evolve ng mga apes. Ngayon about 4 million years ago ay muling nagbago ang klima ng mundo. Dahilan nagkaroon na ng mga tropical at mga subtropical regions. At dahil sa klimang ito ayon sa teorya, ay ito naging dahilan kung bakit dahang-dahang bumaba ang mga ninuno ng mga tao sa itaas ng puno. At dahil dito, nakatayo na ng maayos ang mga tao para maghanap ng mga makakain. At sa uli ay ito, tayo lamang daw ang species na nakasurvive at nagawang makapag-isip, makakilos ng maayos, nakaimbento ng mga makabagong teknolohiya na ating nagagamit sa ngayon. At sa uli, 1,400,000 years ago ay nasakop na ng Homo erectus ang Eurasia. 790,000 years ago naman ay alam na ng mga tao kung papaano gumamit ng apoy. Pero ilan na ba ang mga tao ng mga panahong yun? Ang sagot, walang makapagsabi. Ngayon about 300,000 years ago, lumitaw na ang mga Homo sapiens. Oo, ito na ang mga literal na tao. At nang lumaon, dahan-dahan na nating sinasakop ang bawat parte ng mundo at nagparami daw tayo ng nagparami. At 1,300 years ago, dumami na ang tao at umabot na ng halos 100 to 300,000. At 40,000 years ago, ay halos na-occupy na natin ang buong mundo. Ngayon ang mga tao sa mundo, kasama ka na, ay kung bibilangin ay aabot na tayo ng lagpas 7.8 bilyong katao. Ngayon isipin mo kung napanood mo ng buo ang video na ito, anong palagay mo? Maaring may mangyaring kakaiba pa sa ating mundo sa future na hindi natin malaman. Ikaw, anong palagay mo? Meron pa kayang kakaibang mangyayari sa hinaharap? Comment down below. FYI, ang lahat ng mga sinabi ko dito, uulitin ko mula lamang sa mga teorya at sa mga pag-aaral ng mga scientifico. Maraming salamat po. At siya nga pala, nais ko lamang sa iyong i-share ang isa sa mga nilalaro ko kapag wala akong ginagawa. Ito ang Masaya Game. Isa itong laro kung saan pa pwede kang manalo ng mga papremyo. Paano sumali? Madali lang. I-click ang link sa comment section pagkatapos ay mag-register. Paano mag-register? Step 1, ilagay ang iyong phone number. Step 2, gumawa ng password at isend. Pagkasend, makakatanggap ka ng verification code sa number na nilagay mo. At pagkatapos nito, ilagay ang referral ID na nasa screen and then click confirm. And boom, may account ka na sa Masaya Game at pa pwede ka nang maglaro. Para makalaro ay pumunta sa wallet at sa kada magka-cash in ka ng 100 ay automatic may libre ka na agad na 15 pesos. At kung magka-cash in ka naman ng 200 up to 30,000 pesos ay may free ka naman agad na 55 pesos. Diba pwede mong gamitin pang laro? Kaya naman ano pang inaantay mo? Mag-download na!